maligayang pagbabalik sa ating aralin para sa araw na ito. Ang ating asignatura ay Filipino. Handa na ba kayo? Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Ikit ang iyong mga mata, yuko ang inyong mga ulo, at ipagdikit ang inyong kamay. Tayo ay manalangin. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa binigay mong panibagong araw upang kami matuto. Patawad, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan, naway gabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na gawain. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ngayong umagang ito, pag-aaralan natin ang iba't ibang mas magandang salita o pananalita. Ngayon, alamin natin kung anong paghahanda ang gagawin ng isang batang katulad mo sa unang araw ng klase. Sa isang estudyanteng katulad mo ay kailangang maghanda pa rin sa pagpasok sa paaralan. Ngayong tayo ay hindi nagkaklase ng physical, kailangan pa rin natin maghanda para sa virtual class. Sa inyong palagay, ano kaya ang mga kailangang gawin bago pumasok sa mga klase? Unang kailangan nating gawin ay ang kumain ng agahan o almusal. Panatilihin nating malakas ang ating katawan. Pangalawa naman ay ang magsipilyo ng ating mga ngipin. Panatilihin nating malinis ang ating mga ngipin upang hindi masira ang mga ngipin. Pangatlo ay kailangan din nating maligo upang mapanatili nating malinis ang ating katawan at maialis ang mga dumi sa ating katawan. Sa ganitong paraan din, mapapanatili nating malakas ang ating katawan. Susunod, pagkatapos maligo, ay ang pagsusuot ng uniforme. Bilang isang mag-aaral sa pangalawang baitang, kailangang matutunan nyo din ang magsuot ng tama o wastong pagsusuot sa inyong uniforme. At pagkatapos niyon ay maghanda ng iyong mga gagamitin para sa klase. Halimbawa ay ang lapis at ang papel. Ngayong handa na kayo upang magklase, tayo ay dumako naman sa isang maikling dialogo. Pakinggan natin ito. O anak, hanggang dito na lang ako sa gate. Paghusayan mo ang iyong pag-aaral at galangin mo ang iyong mga guro. Opo, inay, paalam. Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga rin po, Binibining Sharon. Nais kong ipakilala ng bawat isa ang kanyang sarili sa klase. Sino ang gustong magsimula? Po. Sige, dito ka sa harapan magsalita. Bago ka lang dito, ano? Opo, bago lang po ako dito. Ako po si Carlo Ponce. 7 taong gulang na po ako. Ang tatay ko po ay si Ginoong Ramon Ponce. Isa po siyang pulis. Ang nanay ko po ay si Ginang Nancy Ponce. Nurse po siya. Galing po kami sa lungsod ng Quezon. Halilipat lang po namin dito sa San Mateo. Salamat po. Salamat, Carlo. Palakpakan natin ang bago ninyong kamag-aral. Nagagalak kami na dito ka nag-aral. Iyon ang ating maikling dialogo. Ngayon naman, ating pag-aralan ano ang nangyari sa maikling dialogo na binasa natin. Una, ang pangalan ng bagong mag-aaral ay Carlo. Uulitin ko, ang pangalan ng bagong mag-aaral ay Carlo. Pangalawa, si Carlo ay 7 taong gulang na. Uulitin ko, si Carlo ay 7 taong gulang na. At panghuli naman ay si Carlo ay handa ng mag-aral sa unang araw ng klase. Uulitin ko, si Carlo ay handa ng mag-aral sa unang araw ng klase. Ngayon naman, kailangan nating tandaan na ang pagbibigay galang ay mahalaga. Ang paggalang ay pagbibigay halaga o respeto. Tandaan natin ito at isa puso, mga bata. Ngayon naman, alamin natin kung paano natin maipapakita ang pagiging marespeto natin. Una ay ang pagdarasal. Ito ay ang pagbibigay natin ng respeto sa Diyos. Pangalawa naman ay ang pagiging makabayan, kundi
pagbibigay respeto para sa ating bansa. Susunod naman ay ang ating paggalang o pagbibigay respeto sa mga nakakatanda sa atin. Susunod naman ay ang pagbibigay natin ng respeto sa iba't ibang tao, lalo na sa mga taong kakaiba sa atin. Susunod naman ay ang paggalang o pagbibigay ng respeto sa ating mga kaibigan. At panghuli ay ang pagbibigay respeto sa ating mga guro. Ngayon naman, tandaan natin na ang po at opo ay ginagamit sa napaggalang. Bata man o matanda ang iyong kausap, kailangan mong lagyan ang iyong pangungusap ng po at opo. Tandaan ninyo, dito sa 1 Pedro 2:17, igalang ninyo ang lahat ng tao. Tandaan mga bata na ang batang magalang ay kagalakan ng magulang. Siya ay kapuri-puri at ikinatutuwa ng mga guro, kaklase at mga kaibigan. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating unang leksyon, ang magalang na pagbati. Ang magalang na pagbati na ating gagamitin tuwing umaga ay ano kaya? Ito ay ang magandang umaga po. Sa tuwing tayo ay babati. Tandaan na kailangan nating gumamit ng po. Sasalita tayo at babati tayo. Uulitin ko. Gamitin nating pagbati ay ang magandang umaga po. Susunod. Ano naman kaya ang gagamitin nating pagbati tuwing tanghali? Uulitin ko, ano kaya ang ating gagamitin na pagbati tuwing tanghali? Ito ay ang magandang tanghali po. Ulitin ko, magandang tanghali po o good noon sa Ingles. Susunod naman, ano kaya ang ating gagamitin na maggalang na pagbati sa tuwing hapon? Ito ay ang magandang hapon po. Uulitin ko, gagamitin natin ay ang magandang hapon po o good afternoon sa Ingles. At ang pinakahuli ay ang pagbati natin tuwing gabi. Ano kaya ang gagamitin nating pagbati tuwing gabi? Ito ay ang magandang gabi po. Ulitin ko, ito ay... Tandaan na laging ginagamitan ng po at opo tuwing babati tayo. At ang magandang gabi po, ito sa Ingles, ito ay ang good evening. Ulitin natin ang apat. Tuwing umaga, ang ating pagbati ay magandang umaga. Sa tanghali, magandang tanghali po. Sa hapon, magandang hapon po. At sa tuwing gabi, ito ay magandang gabi po. Ngayon na tayo ay tapos na sa magagalang na pagbati, tayo ay dadako naman sa mga magalang na pananalita. Uulitin ko, tayo ay dadako na sa magagalang na pananalita. Kung nakikita nyo sa ating litrato, merong isang anak at merong isang ina. At mukhang inaantok na ang kanyang anak. At nais niyang magpaalam sa kanyang ina kung maaari na ba siyang matulog. Ano kaya ang kanyang gagamitin na pananalita upang makapagbigay pa rin ng respeto? Ito ay ang, maaari po ba akong matulog? Ulitin ko, maaari po ba akong matulog? Tandaan na dapat ay laging may po at opo sa tuwing magsasalita tayo. At ang maaari po ba ay sinasak kung humihingi tayo ng pahintulot. Uulitin ko, ginagamit ang maaari po ba sa tuwing tayo ng pahintulot. Susunod, sa litratong ito, makikita na ang ina ay hindi kaagad na iluto ang kanilang pagkain para sa tanghalian. Kaya naman, nakagawa siya ng mali. Ano kaya ang dapat niyang sabihin sa kanyang anak? Paumanhin sa inyo, ngayon pa lang nailuto ang tanghalian. Ang kanyang sabihin ay paumanhin sa inyo. Dahil ang paumanhin po ang sabi kung may nagawang mali. Uulitin ko, paumanhin po ang sasabihin kung may nagawa kang mali. Susunod naman,
Kung makikita ninyo sa litrato, ang ina ay binilhan ng sorbetes o ice cream sa Ingles ang kanyang anak dahil mukha o lubha itong naiinitan sa panahon. Ano kaya ang sasabihin ng anak bilang ganti sa kanyang ina? Sasabihin niya ay maraming salamat po. Maraming salamat po ang sinasabi kapag nakatanggap. Ulitin ko, maraming salamat po o thank you sa Ingles ang sinasabi kung na may natanggap kang nakatanggap ka ng isang bagay. Susunod naman ay ang litratong ito. Ito naman, ang anak ay ginawa ng sandwich ang kanyang ina dahil sa pagmamahal niya rito. Ano kaya ang sasabihin ng kanyang ina? Sinabi niya na, salamat rito. Ano naman kaya ang sasabihin ng anak? Ang sinabi niya ay wala pong anuman. Wala pong anuman ang sinasabi kung nagbibigay ka ng pasasalamat. Ulitin ko. Iyo, ang sasabihin ay wala pong anuman. Uulitin ko, kapag may sasabihin ay wala pong anuman. Ngayon naman, tignan natin ulit ang ating mga pinag-aralan. Magandang umaga po, magandang tanghali po, magandang hapon po, at magandang gabi po ang mga gagamitin tuwing iyo ikaw ay babati. Magandang umaga po para sa umaga. Magandang tanghali po para sa tanghali. Magandang hapon po para sa hapon at magandang gabi po para sa gabi. Ito naman ang mga magaganda magagandang pagkakita. Una ay maaari po ba? Ang maaari po ba ang sinasabi kung humihingi ka ng pahintulot? Pangalawa, paumanhin po ang sasabihin kung may nagawang mali. Susunod, salamat po ang sinasabi kung nakatanggap ka ng isang bagay. At wala pong anuman ang sinasabi kung pinasasalamatan ka. Ngayon naman, tayo ay magsanay. At ang kailangan lang nating gawin ay bilugan ang nararapat na pagbati o pananalita na tinutukoy sa litrato. Una, mayroon tayong litrato ng isang bata na kagigising pa lamang sa umaga. Ano kaya ang sasabihin niya? Una, magandang umaga po. O pangalawa, magandang gabi po. Ano kaya ang sagot? Magandang umaga po. Dahil ang bata o ang bata lamang sa umaga at umaga pa lang. Susunod, sa litrato, ang batang lalaki ay nagbibigay ng regalo sa isang batang babae. Ang unang pagpipilian ay ayaw ko po. Ang pangalawa naman ay salamat po. Ano kaya ang sagot? Salamat po. Dahil sinasabi ang salamat po kung ikaw ay nakatanggap ng isang bagay. Susunod, ang litrato, kung makikita natin sa litrato, ang isang lalaki ay matutulog na at makikita sa bintana na gabi na. Ano kaya ang sasabihin niya? Una, magandang umaga po. O pangalawa, magandang gabi po. Magandang gabi po. Susunod, sa litrato, ang batang lalaki ay nabasag ang mahalagang gamit ni nanay. Ano kaya ang kailangang sabihin ng bata sa kanyang ina? Una, magandang tanghali po. O pangalawa, paumanhin po. Ano ang sasabihin niya? Paumanhin po. Dahil sinasabi ang paumanhin po sa tuwing ikaw ay nakakagawa ng mali. At ang pinakahuli naman, at ang susunod naman, sa litrato, ang batang lalaki ay nakatanggap ng isang regalo mula sa isang ang lalaki ay binibigyan ng regalo ng isang babae. At ang babae, ang sabi niya ay maraming salamat. Ano kaya ang sasabihin ng batang lalaki? Una, magandang gabi po.
O pangalawa, wala pong anuman. Ano kaya ang sasabihin niya? Wala pong anuman. Uulitin ko, ang wala pong anuman ay sinasabi kapag ikaw ay pinasasalamatan. Para sa inyong takdang aralin, sagutan ang inyong libro sa Filipino sa pahina 5 hanggang 10. Uulitin ko, sagutan ang inyong libro sa mga pahina 5 hanggang 10. Ngayong araw na ito, ito ang ating aralin. Sa susunod uli, paitang...